yun o, lahat ng aking front tire. So sa video na to, ay pag-usapan po natin kung paano ba mag-repair ng flat tire o kung paano tayo magpa-patch sa pinakamadaling paraan. Yan po ang pag-usapan natin sa video na to. So paano ba tayo mag-repair ng flat tire? Yung iba, pagka sila yung naputasan, ang ginagawa nila is tatanggalin talaga na itong buong wheel set at sa kanila hanapin yung butas. Ang first step na kailangan natin gawin ay hanapin muna kung nasaan yung butas. Pwede makita yung butas ng tire mo dito pa lang sa gulong. Makikita mo na mayroong nakatusok. So yun ang gagawin natin, hanapin natin. Baliktarin muna natin itong buong bike. Ayan, balita na natin ating bike. So, first step na gagawin natin is, ayan, hindi po natin babaklasin itong wheel set. Hindi, hanapin muna po natin yung butas kung nasa. So, ayan, ito nyo ba yun? Isang maliit na metal tumusok sa bike. Ayan, pang sa rito. Tulong ko na to. Ito kaya yun o ito. So, either ito or ito. Bumawon eh. So, tingnan natin kung alin dyan sa dalawa ang tunay na tumusok. Try natin yung extra hangin dito sa gulong. Pero minsan kasi hindi pa na-detrain lahat yun eh. Yun, sumisingaw na. So again, hindi natin tatanggalin itong buong wheel set dito sa fork, kundi ilalabas lang natin yung inner tube. Dito alam na natin kung nasaan yung butas, no? Either dito or dito. Ang gagawin natin ngayon is kakapay natin kung saan siya tumagos. Yan, so nakapa ako na kung nasaan yung butas. Ito, malamang bato lang ito. Dito nakapa ako, tumagos talaga siya dun sa tire. Kaya natusok niya yung inner tube and nakakapa ako yung dulo nito. So hindi ko muna siya tatanggalin para makita ko talaga kung nasaan yung butas. So this time, pag labas ko yung inner tube, hindi ko na kailangan hanapin kung nasaan yung butas. Alam ko na kung nasaan. Kaya lang yung problema, meron akong nakita ang dalawang butas dito. Parang butas. Hindi ko alam kung ito ba o ito. So, para makasiguro, pinakamaganda na hanginan natin ng konti at tingnan natin kung saan talaga siya tumatagas. Tapos kung hanginan ng bahagyang inner tube ay pinakinggan ko at pinakiramdaman ko talaga kung saan talaga lumalabas yung hangin. Sa ganitong paraan ay ma-locate natin kung nasaan talaga yung tunay na butas. So confirm. Yun, dito may butas. So, gagawin natin is para hindi siya mawala. Markahan na natin. Pwede natin pamarka. Yung mismo na scrubbing pad na kasama ng ating patch kit. Ito. So, kailangan talagang gawin to. Itong pag-scratch. Ito ang inner tube sa part na may butas para pagdidikitan na natin kumapit dito yung talagang kumapit yung glue para mapatch talaga siya.
Markaan pa natin ang mayroon tayong maganda nga mayroon tayong ball pin eh. Mas mabalkahan natin ang maayos. Pero okay na yung pag-scratch. Inarkahan ko ng X. Ngayon, bago natin lagyan ng glue is i-deflate natin ulit. Mas maganda kasi kung deflated para habang pinapatch natin, hindi siya sumisingaw. Talagang hanggat maaari. Ang pinaka-konting hangin na pwede. Ang pinaka-maganda i-patch. Pagpagayin natin yung gulong. Once natanggal na natin yung hangin, ay pwede na natin lagyan ng glue. Ito yung part na may butas. Yan. So, pabilog lang na ganyan. Yan. Malaki yung... Kasi yung malaking area nilalagyan ko ng glue. Kasi yun yung size nung rubber patch na ididikit natin dito. So, next step is lagyan natin ng glue yung rubber patch. Tanggal natin yung foil. Yun. Expose natin yung rubber. Ito yung lalagyan natin ng glue. Kasi itong ordinary na, no, meron naman mga rubber patches na meron ng glue. Pero itong klase na to is wala pang glue. So, lalagyan natin. Malaki pala itong rubber patch na to. So, I think magandang lakihan din natin yung part na ito na ng inner tube na nalagyan natin ng glue. Yan. Generous. Dapat ng glue. Yan. Once na nalagyan na natin, hindi natin kagad-agad ididikit. Hintayin mo natin matuyo. Paano tayo nagdidikit ng sapatos, no? Na natanggal yung swela. So, ganun din dito. Patutuyin muna, tsaka natin tatapal to. So, kung mapapansin nyo, meron na akong tire liner dito na kalimutan ko na ano tawag dito. Basta, ayun, anti-puncture tape. So, itong anti-puncture tape na to ay okay na okay to sa mga tunelyo o mga pako na tumutusok kasi medyo makunat ito eh. Kaya lang, pagdating sa mga gantong ka ninipis na metal, yung mga stapler tsaka yung spring na kagaya nito, hindi ito kayang mapigilan yung pagtusok sa inyong inner tube. Kasi talagang masyadong sharp yung gantong maliliit na objects o na metal. So, hindi naman baliwala ito. May silbi pa rin ito. So, hindi lang niya kayang i-prevent na yung pagkabutas ng inner tube kapag ganito na itumusok sa tire mo. Yun, nabutan na tayo ng ulan dito sa labas. So, yun, after 5 minutes, so makikita niyo naman kung tuyo-tuyo na yung, hindi man tuyo-tuyo, medyo tuyo na yung ating glue na in-apply sa rubber patch at saka sa mismong inner tube na may butas, yung part na may butas, so, na medyo tuyo na. So, ito na yung pagkakataon para itapal natin. Ayan, tapat na tapat. So, hayaan lang natin yung plastic dito. Wala namang problema yan. So, maghintay pa tayo ng mga 10 minutes. So, imagine lang na nasa daan kayo. Nabutan kayo ng pagkabutas. Wala kayong dalang extra inner tube. So,
kailangan natin talagang maghintay. Ayan, maghintay na tayo ng about 5 minutes. Pwede natin ibalik. At pwede na natin tanggalin itong object na nakabutas sa tire natin. So, hindi natin siya tinanggal kanina dahil ginamit natin palatandaan para madali nating makita kung nasaan yung butas. Hugutin na natin. Yun. Hugutin. Ayan siya. Ito niyo ba? Siyang spring. So, pwede natin pasok itong inner tube. Balik natin itong anti-puncture tape. Katulong din naman ito. Sabi nga sa inyo, pwede nito ma-prevent naman yung although nakalusot yung ano, yung maliit na metal na yan, tumusok kami sa inner tube. Kahit meron naman itong anti-puncture tape, kaya naman itong i-prevent yung mga tornilyo na pwedeng tumusok. Pwede makabutas sa ating inner tube. So, proven ko na yan. Kaya lang, syempre, hindi niya talaga kaya i-prevent yung napakaliit na metal. Well, napaka-sharp ng object yun. Kahit mismo yung anti-puncture tape ay na-puncture. Yan talaga. Ngayon, naipasok na natin yung inner tube. At yun, na-patch natin ng hindi tinatanggal yung wheel set. Kailangan tanggalin yung wheel set kung makikita nyo agad yung butas. Kailangan nyo lang ilawit yung inner tube. Sa pamahalaga, pag ibinalik natin yung inner tube, kailangan siguraduhin natin na hindi siya naka-twist. Kailangan pantay siya. So, saan natin gagawin yun? Ibalik muna natin. Yan. So, gagawin natin is bubombahan natin ng konti. Massage natin ng konti. Let's see what the... Pwede natin pump. Yun. Tapos na ulit. Kumamulahan tagas. So, yun lang po. Salamat po sa panonood. Sana po may natutunan kayo sa video na to. This is Becoming Ciclista. Please subscribe.